Senado, sinimula na ang pagtalakay sa nangyaring pagbaha sa Metro Manila at ilang probinsya dulot ng bagyong Karina at Habagat. Si Daniel Manalasta sa report. Isa sa malaking katanungan ng mga senador, nakakaapekto nga ba talaga ang reclamation projects sa mga nangyayaring pagbaha? Gumulong na ang pagdinig ng Senado hinggil sa nangyaring pagbaha sa Metro Manila at ilan pang karatig lugar sa nagdaang bagyong Karina at Habagat. Ang DNR may ibinahagi na ilang pag-aaral. Meron po talagang epekto itong mga proyekto nito sa lugar na malalapit dito po sa Metro Manila. Any physical change in the configuration of the embayment that is included in this area will change also the way the water and the pollutants as well. In general po, reclamation projects will slow down the flow of waters and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. Dagdag pa ng kagawaran. So in general, any change geometrically, physically, in terms of infrastructure that is introduced will change the way the bay behaves. Secondly, reclamation projects will slow down the flow of water. And the change actually so far in our model runs has been for the negative. Isa naman sa nakikitang problema ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga ilog natin sa bansa ay ang kawalan ng dredging operations na nagre-resulta naman daw sa pag-apaw ng mga ilog na dahilan ng mga pagbaha. That over the years there has not been any dredging and desilting operations that were carried out in the principal rivers all over the country. And this is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. Pero puna ng ilang senador, naaabuso rin umano ang programa para sa dredging. Kunyari, nagde-dredge pero hindi na naman nasusukat kung ano talaga yung nade-dredge. Ang nadatnan lang po namin is actually yung mga old dredging equipment, Your Honor, and we wanted to rehabilitate some of them and we wanted to maintain some of them. Pero So wala akong nabili new? Bakit nangyari yon na hindi na dapat mangyari sa susunod? So sa BICOM siguro yan, so dapat pag-usapang mabuti at ipaglaban nyo rin, Secretary. Isa-isa rin binanggit ni Bonoan kung ano ang instructions ng Pangulo hinggil sa flood mitigation. Flood control management program should be done holistically. The President has specific instructions to the department actually na instead of letting the flood waters coming from the watershed, pwede ba at this point in time pigilan na ninyo kayong mga pagdaloy ng flood waters doon pa lang sa watershed? The President has also instructed us that doon sa mga flood control projects that we're undertaking on a local flood control program to integrate already water impounding facilities. Himutok ng ilang senador ang anilay paulit-ulit na problema sa pagbaha. Nabusisiri ng mga senador ang DPWH hinggil sa kanilang master plan. What I'm saying is actually there has been master plans before that were carried out. And now I understand and I've seen the record in the department that is now being updated. Merong environment code, merong building code, may Clean Water Act, may kung ano-ano, pati yung mandamus ng Korte Suprema na nagsasabi i-align lahat yan. Pero wala naman tayong napala kundi yung Dolomite Beach, hindi po ba? Ano ba nangyari? Saan ba nagkukulang? Wala pa talaga tayong master plan? Patsi-patsi ba? Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.